This is Asia. And this is the Philippines. Manila is the capital of the Philippines. South of the capital lies Mount Makiling, a volcano declared by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology as potentially active. Like other volcanoes, it has a main vent and several secondary vents that release pressure to the outer surface. This February, one of the local officials observed pervasive steams coming out of road drains or street drains. Ito po yung report na lumabas na umuk, nagbibigay ng steam. Kung lalapit po kayo, madidinig nyo na kumukulo ang tubig. Pati rin po sa banda roon. So maliwanag po na dahil natambakan ang lugar na ito ng matagal na panahon na naghahanap ng singawan talaga ang yung vulkan. At gusto ko po sanang kunin ang atensyon ng lahat na ito po ay hindi magandang sinyalis. Ibig sabihin po ay naghahanap ng lalabasan talaga pagka ang isang vulkan ay active. No? So ang Lakewood Subdivision pong ito ay pagmayari ng Santa Lucia. At sa ngayon, meron pa silang isang dinidevelop na subdivision doon na ngayon ay kasalukuyang nabigyan ng cease and desist order ng DNR. Ngunit ang balita ay sila ay mabibigyan na ulit ng order to resume. Gusto ko sanang kundemahin ang desisyon na yan. Hindi po natin dapat pabayaan itong mangyari ito uli doon sa kanilang ginagawa pang isa. Marami po kasing natural vent ang Los Baños. At kung ito po pababayaan natin, kung hindi man ito ngayon puputok, kung hindi man ngayon tayo ito sisingilin sa ating henerasyon na ito, sa ibang henerasyon, ito po ay mamiminsala. At hindi lang po ang Barangay Tadlac ang maaapektuhan, ang buong Laguna po. Alam po naman natin 20 kilometers radius yan ang isang vulkan pagka po yan ay nag-erupt. So hinihingi po at ang atensyon at ang tulong ang lahat ng sangay ng ating gobyerno. Sana po mabigyan ng pansin ito yung po nangyayari doon sa Oak Spring na i-resume. Hindi po dapat ma-resume na yun. May petition na po doon at napag-aralan na rin po ng DNR na hindi po yun dapat gawing subdivision. No? So, tinatawagan ko rin po ang mga taga-munisipyo. Sana po ay alisin natin ng, bigyan natin ng puwang ang prioridad ng kaligtasan ng ating bayan. Eh, sayang naman po ang pag-aalaga natin sa bawat bayan natin, sa bawat baryo natin. Kung pagdating ng panahon, matatabunan ito at mabubura lamang sa mapa. Gawa ng ating kapabayaan. So, ayan po, maliwanag na napakalakas ng usok. Ngayon lang po nangyari ito. Dati po, ay wala naman ito. Bagamat ito po ay sinasabi ng mga taga rito dati ng singawan. Ngunit hindi po nagawa ng paraan at natuloy pa rin ang subdivision. Meron po tayong pangalawang pagkakataon. May tinatambakan na naman po doon at gagawin na naman subdivision. Nabinigyan na nga rin po ng cease and desist order. Ngunit mukhang makatutuloy na naman din. Hindi ko alam kung ano nangyayari at hindi nakikita ng mga pinauukulan. So, hinihingi ko po ang atensyon at suporta ng lahat. Hindi lang po para sa aming barangay, sa Barangay Tadlac, kundi pati po ang Kalamba, ang Kabuyaw, ang Bae. Maapektuhan po kayo lahat dyan pag talaga po naningil ang kalikasan. Tingnan po natin yung kabila. Ayun din po, nausok dito sa kabila. Ayun, nausok din doon. Eh, halos usok din pala ere. Ayan, nausok din po. Oh. Ayun po, nausok din doon. Kung makikita ba sa camera, nausok din doon sa may kubo na yan. So, ganong kalaki na po ang naka-apekto sa itong pag-usok na to. Natutuwa siguro yung mga
May rest house dito. Pero wala silang problema kung pumutok ang bulkan. Hindi naman sila taga rito. Ang mga residente po ng Los Palos, residente ng Kalamba, residente ng mga kalapit na bayan, ang mapuporisyon nito, ang mga may rest house na to, mag-uuwian lang yan kung saan-saan lugar. Hindi naman sila dito nakatira, rest house lang nila yan. So sa ngayon, magbe-benefit sila sa hot water na dito. Samantala, tayo, mga taga rito, maiiwan, matatabunan pag dumating ang araw at talagang mangyari ang ating kinakatakutan, pumutok ang bulkan na yan. So sana po makarating sa mga paruroon, sa mga kinaroroonan, ang mga hinahing namin na ito. At ang inyong lingkod po ay gagawa rin ng paraan. Hindi po ako titigil. Dahil ito ay kung hindi man sa aking henerasyon mangyayari ang aking nakatakutan, alam ko sa mga darating na henerasyon, sila ang mapupurisyo, sila may hirapan.